10 mga babae na bihira at mayroong natatanging ganda sa buong mundo. Sino-sino kaya ang mga babaeng ito at ano-ano kaya ang kakaiba sa kanila? Bakit natatangi ang kanilang ganda? Yo, what's up sa inyo mga katambay? It's your boy, johnfoxph. Lahat ng tao ay may iba't ibang pananaw at ideya tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng kagandahan. Mayroong mga tao na tinitignan ang pisikal na nyo at yung iba naman ay nagbabase sa pag-uugali ng isang tao. Pero sa panahon natin ngayon, marami na ang naglalaan ng oras at pera para lang makamit ang itsura na gusto nila at matawag silang maganda. Ngunit alam nyo ba mga katambay na mayroong mga tao na kung anong tingin mong hindi maganda sa'yo ay maaaring maganda sa paningin ng iba? Kaya ngayon sa video nito ay pag-uusapan natin ang 10 mga babae na mayroong bibihira at natatanging kagandahan sa buong mundo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa ating channel ay pwede mo pang pagpindot ang subscribe button at pagpindot mo na rin ang notification bell para sa pagsuporta sa ating channel at pabuti na rin natin ng 1,000 likes ang video nito. Alright? Yeah. Kung handa ka na ay simulan na natin. Number 10, Yuan Herong. Kung titignan natin siya sa larawan na ito, ay parang normal lang na babae na nakasuot ng love coat. Pero kung hubarin niya ang kanyang suot na love coat, ay ito ang itsura ng kanyang katawan. Napakaganda pero napakabruskong tignan. Siya lang naman ang may pinakamalaking hita na babae sa bansang China. At binansagan siyang Chun-Li sa Totoong Buhay, na isa sa pinakamaganda at pinakadelikadong karakter sa video game na Street Fighter. Tingnan nyo naman ang mga binti niya at ang kanyang abs. Di natin lubos maisip kung ano talaga ang kayang gawin ng babaeng ito. Pero bukod sa pagiging maskuladong babae, siya ay nagtatrabaho bilang isang nurse sa isang ospital sa bansang China. At ginugugo niya ang lahat ng kanyang libreng oras sa pag-gym. Number 9, Amina Ependieva. Ang 11 years old na batang babaeng ito ay mayroong kakaibang genetic combo. Ipinanganak siyang albino o mas kilala dito sa atin na anak araw. Ang kanyang balat, buhok at pilik mata ay kulay puti, pero ang mga mata ni Amina ay kakaiba dahil magkakaiba ang kulay nito. Yung sa kaliwa ay kulay brown at yung kanan naman ay kulay asul. At ang tawag sa kondisyon na ito ay heterochromia. Ito yung mga tao na may magkakaibang kulay na mga mata o mata na may higit sa isang kulay. Pero sa kaso ni Amina ay iba. Dahil kadalasan sa mga albino, ang mga mata nito ay transparent at may lumilitaw na kulay pula. Number 8, Juliana Joseph. Siguro naman lahat tayo ay mayroong mga nunal sa iba't ibang parte ng ating katawan. Pero paano kaya kung ang iyong buong katawan ay nababalutan ng nunal? Ang Ukrainian na si Juliana Joseph ay naging sikat dahil sa kakaibang balat niya. Ang kanyang katawan ay nababalutan ng birthmarks at halos buong katawan niya ay nababalutan nito na nasa likod, ita, tiyan, kamay, paa at pati na rin sa kanyang mukha. Noong bata pa siya ay palagi siyang kinukutya at tinatawag siyang Dalmatian, giraffe at sinasabihang maligo ng maayos para matanggal ang dumi sa kanyang katawan. Pero binabaliwala lang ni Juliana ang mga yon. At sa ngayon ay naging model na siya at mayroong 124,000 na followers sa Instagram at ang kanyang mga larawan ay nakadisplay sa isang exhibit sa bansang London na mayroong pamagat na How Do You See Me Now? Number 7, Deborah Moreno. Ang babaeng ito ay magaling at malikhain sa pag-makeup. Ngunit ang mga light spot na nasa mukha ni Deborah ay isang vitiligo. Isa itong sakit na sanhi sa pagkawala ng kulay ng balat ng isang tao. Ang kauna-unahang white spot na lumitaw sa katawan ni Deborah ay sa kanyang mukha noong bata pa siya. At pagkatapos ay nagsimula na itong lumitaw sa kanyang braso at binti. Sa edad na 15 taong gulang ay hindi na niya ito maitago dahil dumadami na ito. Kaya tapagpasyahan niya na ipakita na lang ang kanyang hindi pangkaraniwang itsura sa buong mundo. Ngayon, yung mga kababata niyang tumatawag sa kanya na giraffe at halimaw ay nagsiselos. Dahil si Deborah ay sana sa sikat at matagumpay na model. Number 6, Maria Oz. Ang babae na ito na mula sa bansang Ukraine ang may nakakamanghang malalaking mata.
Tignan nyo naman ang mga mata niya na parang katulad talaga ng mga mata ng mga Disney princess. Pero marami ang hindi naniniwala at nagsasabi na edited lamang ang mga larawan ni Maria para magmukha itong malaki. Pero sa maniwala kayo o sa hindi, ay walang kahit anong filter sa mga larawan niya at hindi siya gumagamit ng kahit anong editing software para lang magmukhang malaki ang kanyang mga mata. Talagang natural na ito kay Maria. Isa sa mga pangarap ni Maria ang maging model, ngunit dahil sa kanyang maliit na tangkad ay hindi siya natatanggap. Kaya nag-vlog na lang si Maria at naging matagumpay naman siya sa kanyang pagbablog na tinawag niyang spiritualized face. Number 5. Be Melanin. Ang mga taong may maitim na balat at mayroong kulay asul na mata ay bihira lamang. Pero ang babae nito ay ganap na natatangi dahil may mukha siyang manika at kulay puti ang buhok nito. Hindi man siya katulad sa mga model na ating nakikita na mayroong magagandang kutis, pero makukuha niya talaga ang atensyon mo dahil sa magandang hubog ng kanyang katawan at napakaamong mukha. Sa katunayan pa nga ay tinagurian siyang Storm ng X-Men sa totoong buhay. Dahil dyan mayroon na siyang 400,000 na followers sa Instagram, pero marami pa rin ang nagsasabi na kinukulayan lang daw niya ang kanyang buhok at pinapaitim niya lang ang kanyang balat. Pero hindi ito pinapansin ni B. Melanin. Sa ngayon siya ay isang model at advertiser ng mga hair product. Number 4. Angelica Kinova. Si Angelica Kinova o mas kilala na Barbie sa totoong buhay ay isang model na mula sa mansang Russia. Siya ang pinakasikat at pinakamagandang real life na manika na may tangkad na 5'5 at may timbang na 42 kilograms. Nakilala siya hindi lang dahil sa hubog ng kanyang katawan, kundi dahil sa malamanikang itsura nito. Todo suporta naman ang mga magulang ni Angelica at nagbabayad pa nga ang mga ito ng nutritionist, fitness trainer, beautician at makeup artist kada buwan para mapanatili ang ganda ni Angelica. Noon pa man ay napansin na ng ina ni Angelica na ang itsura ng kanilang babaeng anak ay hawig ng isang manika. Kaya sa edad na 5 years old ay nagsimula na ang transformation ni Angelica na maging real life Barbie. At para mapangalagaan ang kanyang itsura ay hindi siya pinapayagan ng kanyang mga magulang na maglakad sa labas, makipagkaibigan o makipagdate sa mga lalaki. Sa ngayon ay 32 years old na si Angelica at kinokontrol pa rin siya ng kanyang magulang. Pero bukod sa pagmo-model, siya rin ay isang psychologist. Number 3. Hannah Rose Dalton at Steven Raj Baskaran. Ang Canadian na magkasintahan na si Hannah Rose at Steven Raj ay iba sa lahat ng tipikal na magkasintahan. Imbis na sabay na magsipilyo ng ngipin sa umaga ay pagsishave ng kanilang buhok at kilay ang kanilang ginagawa. Sila ay mga designer at gumagamit sila ng mga kulay itim na contact lens at makakapal na makeup para magmukhang alien. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang kanilang mga sinusuot na damit. At ang kanilang sapatos at bota ay parang gawa ng balat ng tao. Tignan nyo naman ang transformation nila. Ganito ang paraan ng mga designer na ito para ipakita ang kanilang pamantayan sa kagandahan. Sabi nga nila na hindi sila mabubuhay kung wala ang mga imaheng ito. At ipinapakita lang nila kung ano talaga ang nararamdaman nila. At pinapatunayan lang nila sa buong mundo na maaari kang maging iba at mamuhay sa anumang gusto mong paraan. Ikaw katambay, kung makita mo kaya sila habang naglalakad, ano kaya ang magiging reaksyon mo? Comment mo lang dyan sa comment section sa baba para malaman rin namin ang iyong reaksyon. Number 2. Lore Su. Ang designer na ito na mula sa mansang Taiwan ay may tinatagong sekreto. Hulaan nyo kung ilang taon na ang babaeng ito. Kung ang hula mo ay 20 years old pataas, ay nagkakamali ka. Dahil siya ay 42 years old na. Mahirap paniwalaan pero ito ay totoo. Sabi niya na ang sekreto sa kagandahan at pagiging mukhang bata niya ay ang pag-inom ng kape araw-araw, pagkain ng mga masustansyang prutas, pag-inom ng maraming tubig at pinapanatili niyang moisturize ang kanyang balat araw-araw. At dahil na rin sa genetic ng kanilang pamilya. Tingnan nyo naman ang family picture nila. Kung titignan natin ng maayos ay parang magkasing edad lang sila. Pero yung nasa gitna ay ang kanilang ina at ang edad nito ay 63 years old na. At yung isa naman ay ang kanyang 38 years old na kapatid na babae na si Sharon. Para lang silang mga teenager na pupunta lang sa party.
Number 1, Ducky Tot. Kung si Angelica Kenova ay tinaguri ang real-life Barbie, ay ganun din si Ducky Tot. Dahil sa kanyang itsura na parang isang manika. Ipinanganak siya sa South Sudan, ngunit siya ay lumaki sa bansang Australia. Nagsimula siyang makilala nung nag-upload siya ng kanyang larawan sa internet at nag-viral ito at umani ng iba't ibang reaksyon. At sa edad na 17 years old, ay sumali si Ducky sa Australia's Next Top Model na kung saan ay mas lalo siyang nakilala at sumikat. Pero pagkatapos nun, ay nawala siya ng 2 taon. Sabi niya, libo-libong mga tao ang nang insulto at nang babasto sa kanya dahil sa kulay ng kanyang balat, buhok at katawan. Pero natanggap naman niya ang pambubuli ng mga tao sa kanya at nag-move on. Dahil dyan, napag-isipan niyang pumunta ng New York at doon ay mas lalong sumikat ang kanyang pangalan sa mundo ng pagmo-model. Iba't ibang mga model agencies ang kumukuha sa kanya dahil sa kanyang kakaibang ganda. Hindi talaga maiitanggi na sa unang tingin pa lang natin sa kanya ay mukha talaga siyang manika. Kaya naman dahil sa kanyang pambihirang ganda, yun ang naging dahilan ng kanyang pagiging isang matagumpay na modelo. At dito na nagtatapos ang ating video, mga katambay. Ano ang masasabi nyo sa video nito? Sino ang mas kakaiba at maganda para sa inyo? Comment nyo lang dyan sa comment section at huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe at notification bell button para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Alright, peace mga katambay!